Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang sabi po sa isang awitin, God is watching us from the distance. Totoo nga kaya na ang Diyos ay pinapanood lang tayo malayo sa atin. Ang Diyos ang pangalay Emmanuel na nasa sa atin ang Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, tayo'y nagninilay, tayo'y nagdarasal. At ang pinagninilayan natin, ang hindi masukat na biyaya ng pagmamahal ng Diyos. Sapagkat itong panahon ng Kwaresma ay paghahanda, 40 days po tayong maghahanda for Paschal Mystery, yung pong pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon. Kaya ang ating pinagninilayan ngayon, yung kanyang hiwaga ng pag-ibig, yung hindi masusukat na pagmamahal sa atin, yung pagbibigay ng kanyang sarili at pagbububo ng dugo, pag-aalay upang tayo'y maligtas. At ito'y napakagandang palatandaan at sapat na tanda na ng kanyang pagmamahal para sa atin. Kaya nga sa mabuting balita, nagalit ang ating Panginoon sapagkat ang ilang tao at ang merong mga lahi na humihingi ng tanda galing sa langit. Ngunit ang tanda na nasa kanila ay mismong ang ating Panginoong Hesukristo. Higit pa sa tanda ni Jonah at higit pa sa tanda noong panahon na ang reyna ay pumunta kay Solomon upang makinig. Kung titingnan natin mga kapatid, ang hiwaga ng pag-ibig ng Diyos ay isang tanda upang tayo'y maniwala, upang tayo'y manampalataya, na iniunat niya ang kanyang braso sa krus upang ito'y maging simbolo at tanda ng pagmamahal at kaligtasan. Kaya minsan nagtatanong din tayo mga kapatid, sa pinagdadaanan ba nating problema, sa mga pagsubok na meron tayo, tinatanong ba natin ang Diyos, nasaan ang Diyos? Tumitingin lang kaya ang Diyos? Nanunood lang kaya ang Diyos sa ating paghihirap at pagsasakripisyo? Hindi. Ito ay bahagi ng ating pakikiisa sa Kanya, kaya kasakasama natin ang Diyos. Ngunit bakit tayo nagtatanong mga kapatid? Kasi minsan kapag meron tayong pinagdarasal, meron tayong sariling pamantayan, meron tayong sariling pananaw, na minsan sasabihin natin, bakit parang tila baga hindi sinasagot ng Panginoon ang aking dalangin? Sapagkat meron tayong sariling pananaw sa buhay at pamantayan ng pagtugon ng ating mga dasal. Pero ang tagal na palang tinugon ng Panginoon ang ating panalangin sa ibang pamamaraan. Kaya nga, itong magandang paalala, huwag na tayong humingi pa ng tanda ng pagmamahal ng Diyos. Mismong ang Diyos na nagkatawang tao ang siyang tanda ng pagmamahal. Sapat na, na tayo'y manampalataya sa Kanya. Lahat ng ating pinagdadaanan sa buhay, ito may karamdaman, ito may matinding pagsubok, pero ipagpapa sa Diyos natin, tayo'y mananampalataya sa Kanya. Huwag na tayong humingi pa ng palatandaan, sapat na tayo'y gumigising isang umaga at binibigyan ng lakas ng panibagong umaga at buhay, sapagkat ito ang palatandaan ng Kanyang pagmamahal. Amen.